Mga utoy, noong summer season 2015 ay lumabas nga ang anime na Gate, thus the JSDF fought there. Masasabi ko na isa ito sa pinaka-interesting na anime na lumabas ngayong dekada. Pero bago po natin talakayin ang anime na yan, ay gusto ko po na sabihin sa inyo na malapit na nga po nating maabot ang 1,000 subscriber mark dito sa YouTube. After natin makamit ang milestone na yan, ay syempre, may mga pagbabago dito sa ating channel. Pero sorpresa lahat yan. And as always, inaanyayahan ko po kayo na mag-like, comment, subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell notification icon para wala kayong mamiss na mga bago nating updates at videos. I-like ang ating Facebook page, comment lang doon at babasahin natin lahat yan. So balik tayo dito sa Gate. Ito ay istorya tungkol kay Itami Yoji na isang Japan Self-Defense Forces officer. Noong day off niya sa trabaho ay pumunta siya sa isang anime event na tiyempo namang may bumukas na gate patungo sa kabilang daigdig. Mula sa gate na yon ay lumabas na ang mga kakaibang nilalang at mga medieval warriors na walang alinlangang pinagpapatay nila lahat ng taong madaanan nila. Dahil sa mabilis na aksyon at tamang desisyon ni Itami Yoji ay marami siyang nailigtas na buhay at itinanghal siyang bayani noong araw na yon. So after 3 months, nagpadala ang gobyerno ng isang paksyon ng JSDF kasama si Itami Yoji sa tinatawag nilang Special Region or Kabilang Daigdig. Papasok sila sa gate, pag-aaralan nila ang mga bagay-bagay na nasa loob nito at posibleng pakikipagkaibigan na rin sa mga nilalang na naninirahan dito. So yan mga utoy, napaka-interesting ng series na to because of 3 points that I'm going to raise that happens to be the big differences of both worlds. Number 1 is the military might. So obviously tungkol ito sa modern Japanese army laban sa medieval warriors plus magic. Napaka-lopsided ng labanan kahit pasabihin na 10,000 Japanese forces lang sila laban sa 300,000. Ano nga naman ba laban ng Armalite, machine gun, rocket, propel grenade at tanke de guerra sa bow and arrow, espada, horses and chariots? Napaka-overkill nun, di ba? Wala ngang kaide-ideya yung mga taga-special region kung ano yung nilalabanan nila. Kahit nga yata Philippine Army, yakang-yaka yung mga kalaban dun. Ang tawag nga nila sa helicopter, Flying Pegasus eh. Mga utoy, para sa akin, ang interesting dito ay hindi ito nagaganap sa totoong buhay, lalo sa panahon ngayon. Anong bansa ang maikipaggera na espada lang ang gamit, tas kalaban nyo, puro automatic rifle? Kumbaga, simulation lang to kung sakaling maganap ngayon. At isa pa, maganda panoorin yung labanan ng modern fighter jets saka dragon. Number 2 is yung advanced technology. So just imagine, biglang naging high-tech yung lugar nila. Ang special region ay biglang nagkaroon ng jeep, camera, radio, cellphone, computer, pati internet. Napaka-priceless ng reaction ng mga tao. Pwede mo maihalin tulad ang nangyari sa concept na halimbawa, nagkaroon tayo ng alien technology. Hindi mo maintindihan kung makukurious tayo o matatakot, di ba? Isa sa mga nagustuhan ko rito is about doon sa negotiation nila sa pagmimina ng ginto at copper. Ayaw pumayag nung hari na magmina ang mga Japanese. Ayaw rin niya na makuha ng iba yung ginto at copper sa teritoryo nila. Guess what? Pumayag ang mga Japanese na huwag magmina ng ginto at copper, pero ibang minerals pwede. Wow, kung ako yun, una ko kagad na hahanapin langis. Aba, biglang yaman kayo dito mga utoy. Walang alam yung mga taong to na nai-exploit sila ng gobyerno. Well, that's a fact of life. Pag wala kayong alam, eh mapagsasamantalahan ka talaga. Number 3 is the value system. Just imagine, ang special region eh hindi kumikilala sa human rights. So slavery is still present. Di ba nga ginawang sex slave ng prinsipe ang isang Japanese citizen? On the spot nung nalaman nila, nagkaroon ng commotion. Nagpatayan agad sila. Doon pa lang, makikita mo na agad yung magkaibang value system. Another example is yung military operation sa Italica. Ang demand lang ng mga Japanese eh humane treatment ng mga prisoners sa kamalayang kalakalan. Sabay alis na ang JSDF.
Sobrang nalitong mga tao sa special region kasi kung iba yon ang premyo pag nanalo ka sa gera, alipin mo na yung mga tao sa lugar na yon. Lahat ng valuable goods, inyo na, libre na kaw, lahat. At kung maisip nila na i-rape ang mga babae, walang aangal. Ganon ang norm pag nanalo kayo sa gera noong araw. Right of the victor ang tawag doon. Pero hindi uubra yan sa mundo natin ngayon dahil pag ginawa ng isang bansa yan, United Nations na kalaban nila. Makikita rin natin dito yung political system dahil sa special region, puro noble at royals ang namumuno. Pero dito sa atin, halos democratically elected ang mga nakaupo sa gobyerno. So yan mga utoy ang dahilan kung bakit invested ako sa series na to. Ngayon, pagdating naman sa mga characters, palagay ko walang nag-standout. Ultimo si Itami Yoji, kahit na sabihin mo pa na napaka-cool niya bilang bida, wala akong naging favorite character. Lahat kasi sila may participation sa turn of events. Saka mismong bida na si Itami Yoji, hindi rin nagkaroon ng mahabang screen time. Wala rin character development kasi wala namang tinutukan na character. Isa lang itong mahabang narrative ng sangasangang kwento ng kabayanihan na ang climax magdedepende sa ikikilos ni Itami Yoji. Pagdating naman sa animation, gumamit lang sila ng standard techniques. Walang light tones, dark tones, o mga slapstick. Basta straightforward animation. Decente ang pagkakagawa, di na sila nagdagdag. Kung ano yung narrative, yun lang. Pero bumawi naman sila sa character designs, lalo na sa mga babae. Napaka-pleasing to the eyes. Maganda sa paningin ko sina Tuka, Lele, at Rory Mercury. Kung napanood nyo na yung Sword Art Online, parehas lang ang gumawa nun na A1 Pictures, kaya maraming similarities. So yan, conclusion na tayo. Overall, isa itong storya ng labanan ng mabuti at masama. Ang mabubuti ay ang JSDF at ang mga kaalyado nito. Ang masasama naman ay ang mga corrupt na leader, mga taong ganid at sakim sa kapangyarihan. Trivia lang mga utoy. Nasa Japan ako noong June 28, 2016, anniversary ng JSDF. Ang gate ay nagkaroon ng marathon showing sa isang channel doon na sponsored mismo ng JSDF. Nagagamit na po ang anime sa propaganda ngayon. What a time to be alive mga utoy! Nagagamit na mga may kapangyarihan sa Japan ang anime. At wala naman akong angal doon so far. Kung napanood nyo na ang video ko about sa 10 anime na gusto kong maipalabas sa Philippine Local TV, kasama ang gate sa listahan, kaya panoorin nyo po sana ito mga utoy. Alam nyo ba kung paano ko pinanood ang anime na to? Minaraton ko. Nagsimula ako alas 11 ng gabi. Natapos ata ako mga 7:30 na ng umaga. 21 episodes straight, di ba? Gaano ako ka-addict? Kasi maganda nga talaga ang anime na to mga utoy. Pero huwag nyo gayahin ang ginawa ko. Watch anime in moderation. So yan mga utoy, nagustuhan nyo ba ang video na to? Kung happy naman kayo, share the happiness. Share this video. Muli po, ito ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli.